Yeah, thank you. For the RC390 na nakita ko sa makina Moto Changi, and we have it here sa KTM BGC. Let's try it on. Kung ikukumpura ko to dun sa outgoing 390, RC390, mas mataas ang bars nito at mas open ng konti. So in terms of ergonomics, pero overall yung height ng bars ay hindi ganun kasubsob katulad nun dati. At mas malapad siya ng konti. Kasi yung dati parang tiklop nandito. Tas mababa. So it's always a good thing we have adjustable forks, WP suspension in upside down forks. Seat. So ang inseam length ko is 32 inches kasama yung boots. And let's see. Okay. Left foot down technique, kaya kong i-flat foot using the left foot down, right foot on the brakes, walang problema. Ako ba ay nagre-recording? Yes, nagre-recording. Okay. Now, kung dalawang paa, which is hindi naman taga kinakailangan, pero try na rin natin. Kung dalawang paa, ball of my foot, ball of my feet, yun lang. Hindi naman sa tiptoe, abot na abot. Pero hindi naman kinakailangan dalawang paa. So, left foot down technique, naka-flat foot yung left foot ko on the ground. Now, the foot pegs. Kapag ako ay nakatayo ng straight, nakabagsak yung dalawang paa, yung foot pegs ay nasa likod ng binti ko. So, hindi siya ganun at hindi siya ganun kataas. Yeah, it's not that high, yung foot pegs. Nasa likod ng binti ko, if we can see, at hindi siya ganun kataas. Usually sa mga sports bikes, mas mataas yung foot pegs at medyo mas palikod pa ng konti. Kaya nga siya tinawag na rear sets, yung mga So, seat, meron akong space. Wait lang. So dito sa upuan, I have space for my nuts. Meron akong space sa likod, so I can move around. At so ibig sabihin, ergonomics wise, mas komportable ito kasi dun sa outgoing 390, kasi again, overall higher yung placement ng clip-ons or ng bars, mas malapad at mas pabuka. The seat is the same. Foot pegs are behind my legs right now, pero hindi siya ganun kataas, hindi siya ganun ka-rear set. If I use them, tapos kapag nakaupo na ako, hindi siya masyadong sub-sub katulad ng outgoing, but still, this is a sporty riding position. Kailangan ko talagang tumingala to see the road ahead. Alright, ergonomics-wise, this is impression ko, this is more comfortable than the outgoing 390, RC390. So that's ergonomics. And then let's do the ayun. Pag kukuhanin mo yung foot, yung side stand, nakaharang yung foot pegs.
But anyway, so same features, 373 engine, slipper clutch, clutch assist, or adjustable ba ang brake? Ang brake pedal? Hindi. Okay, adjustable lang ang brake levers, adjustable ang clutch levers. Okay. Preload adjustable yung shock. And the good thing about this is pwede mong i-convert to GT shifting itong bike na to if you flip mo lang yung actuator arm na yun. Pero mukhang nakaharang yung sprocket cover. Pero magagawa ng paraan yan. Okay. Same pa rin naman yung wheels and tire combo. Same. I'm not gonna say anything about the looks because I don't care about the looks. Wala namang silbi yan sa performance. Although may silbi sa performance yung mga fairings kasi nire-redirect niya yung hangin and maybe a bit of aerodynamics. Ngayon, para mas ma-appreciate mo itong motor na to, you have to take this to the racetrack because it's ready to race. And of course, papunta sa racetrack, mas ma-appreciate mo to if you take this on the highway. At kapag tapos ka na mag-racetrack, pag pauwi na, magbayan-bayan ka para ma-appreciate mo to for city riding, for urban riding. Okay, nice bike. Napansin ko lang. Para naka-offset yung so ito ay naka-Conti Road tires from Continental. Question, yung may 890 na ba na available? Ang sa tingin ko para maging available ata sa PH, no? Hindi, yung 890R. Yung parang Duke 790 Duke. Oh, tentative, kaso tentative pa. Ah, okay. Pero by next year, baka lumabas ang maybe next year. Later next of next year. Ah, okay. Ganun yung water na assurance. In-announce na yan. Tinetest pa yung waters ngayon kung yung feasibility kung ano. In-announce na yun ni KTMP. Nakita ko nga sa Facebook post niya, so... Anyway, thank you, sir. Okay, that's it. Oh, yun na. That's our visit. Nakita na natin yung RC 390 2023 model and then nakichismis na rin tayo kung lalabas nga ba talaga yung 890R. Interesado ako sa 890R kasi mas updated or uprated yung Sir, thank you. Mas uprated yung features ng 890R kaysa sa 790R. Pero halos ganun din kaganda yung mga features. All right, let's go. Let's continue our ride. Eto naman. Nagseselos agad di. Nagmi-mischief ka agad. Hindi kita papalitan. Kung bibili man ako ng motor, second bike, yung karelyebo mo para pwede kang mag-beauty rest paminsan-minsan.
Jealous ka agad yun, alam mo yun. Yan tuloy, naiihi ako. Tara, tara, motostrate, naiihi ako. Puputok na pantog ko.